Kasi I'm not allowed anything shellfish, anything malansa, no eggs. Although sinabi ng doktor ko ha, na hindi daw ako na allergy sa food. For the moms out there, and kung kasi diba kung maraming allergy ng mga bata, you will know right away daw kung pagkain, kung dito sa mouth area, sa leeg, or sa mata, biglang nag-swell. Pag sa face, gets mo? Wow. Yung parang ano, namantal-mantal. Food. Basta food allergy, it has to be above the shoulders. Yun yung food. Eh yung akin, yung allergy ko, tapos sinabi niya, may dumapo daw talaga. Kasi right leg lang eh, buo. Pero yun pala yun, ngayon na-realize ko na, na kaya ako pinatulog ng pinatulog kasi when you scratch your allergy, nagsispread. And totoo, okay. Kasi in your sleep, kakamot ka. So, bibigyan ka talaga ng high dose na ng antihistamines. Talagang wala kang galaw. So, wala kang galaw, borlog ka lang. Until, kaya pala yung post mo, thank you. Oo, tulog lang ako talaga. Pero, okay, the other thing is, while you're healing, sinabi, very strict, yung derma naman na nagsabi, don't use anything scented. Okay? Make sure na ang gagamitin mo yung mga hypoallergenic, preferably yung para sa mga baby. Tapos yung other thing na natutunan ko was that don't let the area become dry. Because kung yung allergy mo, manuyo, yun yung magsascab. Pag kay Dr. Vicky, dahil ang malas niya, dahil pinadala niya ako ng light sheets, kung ano-anong questions ang tinanong ko tuloy sa kanya, kay Dr. Vicky herself, so sinabi niya na, it's a misconception na papatuyuin mo. Kasi pag nanuyo siya, yun yung chance na magkaano ka scarring. Tapos, another thing is, sabi niya, don't wear jeans. Kasi? Huwag muna. Kasi huwag yung anything that comes in direct contact. Kasi pag ano, baka daw, ma-irritate. So, dapat daw mag-flowy-flowy skirts muna until gumaling. Ang allergy daw, lilitaw within a 24 to 48 hour period. Yun ang window of time. Kung came into contact with your skin.